Hi guys, this is Julius and thank you for inquiring regarding stocks and mutual funds. In this session, you will learn about basic stocks and mutual funds and what are the benefits that you'll get when you join IMG. All right, so probably po, if you're listening right now, you inquired regarding our ads regarding stocks and mutual funds. So ang company po pala is International Marketing Group. We are a financial broker, hindi po kami investment firm. Isa po kaming company wherein we teach financial education, but of course, financial education without execution is nothing. That's why we are partnered with a couple of companies. Na kung gusto nyo pong i-apply yung natututunan nyo po sa amin, pwede nyo pong ma-apply to the partner companies that we have. So, this session will teach you a bit about stocks and mutual funds and what are the benefits you'll get when you join IMG. So, here in IMG, where innovation meets inspiration. So, right now, we have, ito po pala yung background ko muna. I'm an engineer by profession, electronics engineer po ako by profession. I'm a CEO marketing director of IMG. Almost 9 years na po ako dito sa financial industry. I'm an associate financial planner of the Philippines and I'm a life license underwriter din po. So medyo matagal na po talaga ako sa industriya, just like you. I was introduced regarding IMG before. So, yun, we have a global campaign for financial education. Right now, we are at 5.5 million na po yung na-financial educate namin. Yung target po namin is 30 million Filipinos ang ma-financially educate by 2030. Kasi alam naman natin, ang Pinoy po masisipag. If you're an OFW right now, I know na nag-abroad ka because you really wanna change your family's life, di ba? But usually kasi sa atin, nagre-retire po tayo na wala talagang pera. Kasi ang cycle dito sa Philippines, di ba po, ang cycle sa Philippines is pagtanda ng parents, ang gumagastos anak, pagtanda na naman anak, yung anak na naman nila. And the cycle will never stop. Why? Because no one is teaching regarding financial education. So we want to stop that cycle. Kasi hindi naman po pwede na padala lang tayo ng padala and later on, magiging burden din tayo sa kanila kasi wala tayong pang-retirement. Diba? So we teach financial education, nagtuturo tayo paano mag-ipon, paano mag-invest. We have books that would help you with that one. Then we have a couple of financial centers all around the globe. Belgium, London, Den Haag, Barcelona, and a lot of financial centers all around the globe. Yung main office po natin nasa Makati po, sa King's Court Building, sa Chino Roses Street po. Then, financial education is the key. Without financial education, money will be soon gone. So, no use din if meron tayong malaking income pero wala naman tayong naseset aside. So, the question is, how many years na ba tayo nagtatrabaho, di ba? And the next question is, how much did you keep? So, ilang taon po ba tayo, ilang taon tayong nagtrabaho? Sabi nga nila, pag OFW, resibo lang po ng padala yung naiipon. So, maybe this time, this could be an eye-opener. Maybe this time, you could see this as an option to really upgrade your financial life. Para po later on, hindi naman tayo maging pulubi sa mga anak natin or sa family natin or maging pabigat sa family natin. We wouldn't want that, kaya nga natin sila pinapaaral para sa magandang future nila. And one another way for you to say, to tell them that you love them is later on, may klarong retirement po talaga tayo kasi may pamilya din sila later on para hindi po sila mahirapan din and mag-abroad na naman, di ba? So, yan, financial education is the key. So, ito po yung in-inquire ninyo actually. It's mutual funds. So, mutual funds and stocks. Actually, when we talk about stock market, it's basically market na mga shares sa stock market, di ba? It's basically companies that are open for the public to be bought. So, maraming mga companies, mayrami po mga companies na naka-open sa public. Ito po yung mga example ng mga companies. Jollibee, SM, Ayala, BPI, Metrobank. So, yan po yung mga companies. Now, there are two ways for you to invest in stock market. It could be direct stocks or it could be mutual funds. Now, sa direct stocks, kailangan mo ng stock broker. Our partner for that one is si MyTrade. So, basically, ikaw yung maghanap po ng mga companies na gusto mong bilhin sa ano po, sa direct stocks. Now, pertaining to direct stocks, medyo ano lang po ito, ang direct stocks natin, medyo kailangan siya ng oras kasi kailangan mong mag-research, kailangan mong kumbaga mag-timing din para ang pagbili mo optimize, mababa talaga yung presyo and pag tumaas, later on magbenta ka rin ng shares. So, ito, medyo masakit ito sa ulo, yung direct stocks.
Pero if sa tingin mo wala kang oras para mag stock market, para mag-monitor, magbasa ng business news, kasi ang stock market din open 8:30 a.m. ng umaga, magko-close 3:30 p.m. ng hapon din in Philippine time. So if medyo hirap ka sa oras during that time, you could go with mutual funds. So mutual funds naman, sila yung mag-buy and sell ng mga corporations for you. Instead of you go directly to them, ang mangyayari, dito po tayo bibili ng shares sa mutual funds. The shares of the mutual funds will be dependent doon sa, ang presyo ng shares in mutual funds dependent doon sa mga companies po na binibili niya po. So the nice thing about mutual funds is meron ka ng fund manager. Diba? Hindi na siya masyadong masakit sa ulo. So of course, our partner broker is si Rumper Financial for the mutual funds. And ito po yung mga partner mutual funds company natin. Soldivo, Atrium, PhilEquity, FAMI, we have Sun Life Asset Management, yung mutual funds nila. So malalaking ano po yan, partners. Pero yung main partner po talaga natin si Soldivo Funds. So ito po yung performance of the previous years po ng mutual fund and PSEI. So we have one sample here under PhilAm Asset Management Corporated. So kung titingnan nyo from 1995 to 2011, yung average growth niya po is 22%. Sa stocks naman, sa ating PSEI, or ito po yung stock index natin, average growth niya for the from 1995 to 2011 is 12%. So if nag-invest ka lang sa mga top companies ng Philippines, ito yung PSEI, ito yung top 30. So ito yung average mo, 12%. But if in mutual funds mo, so basically, kasi may fund manager ka nga, so ganito din yung growth. Mas malaki siya compared dito sa PSEI. But yun, etong sample ko po, kaya sinasabi ko sa inyo, etong pinakita namin 1995 to 2011, kasi dumaan na kasi ito sa crisis, mga crisis before. 1997, if you remember, ito po yung Asian financial crisis. So, nag-negative 5.20% yung mutual funds. Ito namang 2008, nag-negative 40.71% siya noong 2008 kasi may global financial crisis din. Pero kung titingnan nyo po, pagdating ng 2009, nag-recover siya. Pagdating ng 1998 din, nag-recover siya. Ito ang ibig sabihin nito. Dapat pala, pag may crisis, kagaya po na nangyayari nitong 2020 to 2022, dapat pala tayo more mag-invest kasi mababa po yung presyo. So, pag nang-invest ka kasi sa stocks and mutual funds, para kang bumibili ng per liter ng gasoline. Of course, if mayroon kang 100 pesos and yung per litro ng gasoline is 10 pesos, so basically, makakabili ka ng 10 litro. Di ba po? Pero pag naging 5, makakabili ka na ng 20 liters. So, mas maliit yung per liter, mas marami kang mabibili. Ganoon din sa mutual funds and stocks. Mas maliit yung per share, mas marami kang mabibili na share. And then pag nag-recover later on, mas malaki po yung magiging return din po. So, yan po yung mutual funds and stocks. Instead naman ilagay natin sa bank yung pera natin. Banks are good, but pang emergency fund lang po yan. So, dito na lang po natin ilagay sa mutual funds. So, alam nyo po ba na yung SSS natin or Social Security System actually invested 3 billion in mutual funds, and also our GSIS invested in fixed income securities like stocks and mutual funds. So if yung government bodies na ito doon nag-iinvest sa mutual funds, so why don't we go directly din po sa mutual funds? So ito po yung mga benefits that you get with IMG if naging member kayo pertaining to stocks and mutual funds. Of course, meron kang free investment seminars. And yung mutual funds mo, 0% entry fee. Kasi pag nag-invest ka kasi sa mutual funds, may fees po yan. May 2% to 5.6% na fee. But as a member of IMG, waive po ang mga fees na yan. Of course, gusto mo mag-stock online trading, pwede ka rin through MyTrade. Ito po yung by Abaco Securities, one of the oldest stock broker din sa Philippines. Then, when you are a member, may 1,000 ka na po na diretsyo sa mutual funds. Okay? You could use mutual funds if gusto mong gamitin ito for the education of your child, 'di ba? Kasi madalas sa atin, 'di ba, maraming OFWs na sinasabi sa anak nila, 5 years lang ako dito, mag-iipon lang, pero umabot na lang ng 20 years kasi nagka-college pa yung anak, hindi pa nakaka-uwi sa Pinas, 'di ba? So, dapat meron tayong ano talaga, meron tayong mutual funds or funds for education. So mutual funds could be
used, okay, to fund the education of our children then later on. So when you are a member, meron kang user ID and password, may portal ka po. So pakita ko na lang sa inyo kung ano ba yung portal po sa IMG. So when you are a member, you just go to this website and pag nag-login ka po dyan, login ka dyan, makikita nyo po yung mga benefits that you'll get from IMG. So, yun. Yung mutual funds po, andito po, kung titingnan nyo. So, if view portfolio nyo yan, makikita nyo lahat ng ginagay nyo po sa mutual funds, makikita nyo rin yung current NAV or net asset value per share or yung sinasabi ko na parang per liter, di ba? So, makikita nyo rin sa kung magka ilan yung nabili sa ano nyo, sa pera na binili nyo yung mutual funds, ilan yung converted into shares. For example, yung 2,000, if 0.6 yung bili mo, so that's 3,286. So, yung main partner natin sa Solibo Funds. So, when you join, again, may 1,000 ka ng diretso sa Solibo Funds. Depende na sa inyo if gusto nyo mag-top up or mag-add. Ngayon is the best time kasi ngayon nga, nasa lower than 1 peso yung per share dahil sa pandemic na hindi pa nag-fully recover din. So, before pandemic, actually, naging 1 peso up ito. So, if we join now and we add more sa mutual funds natin, malaki talaga yung magiging kita din when the market recovers. And apart from that, you know, mag-join ka for the mutual funds, pero sobrang daming benefits na makukuha mo. May financial education ka, webinars, workshops, kasi alam ko naman, hindi naman enough ito para matuto kayo. But when you join IMG, you will learn more. You learn strategies, how to invest, and a lot of other, ano po, other web online seminars na makapag-attend kayo or webinars. So may workshops tayo, 1 to 5. Para matuto kayo regarding pag-invest sa mutual funds and other investments na pwede niyong pasukan. And of course, wealth creation system, meron din tayo. Ito naman pertaining sa paano kakikita sa financial industry. So, yun, importante po na ma-financially educate tayo kasi marami pong nasa scam kasi nga hindi sila financially educated. So, dito po, educate tayo regarding that one. Apart from that, meron din tayong apart from the financial education, meron ka na pong online wallet sa IMG. Meron ka pang accident insurance na worth 100,000. May additional ito if ano po tayo, if international. So up to 300,000 po ito, depende sa rank nyo sa IMG. Kasi pwede din tayo ma-promote dito. And meron tayong Fidelity Life Insurance. Ito naman, mag-add ka lang ng 500 pesos on top of your membership. Meron kang 50,000 na life insurance until 65 years old. May unlimited check-up ka rin sa Kaiser Clinics kasi we are partner with the clinics of Kaiser. May legal assistance ka pa po na program na may dalawang session ka with the lawyer, 45 minutes per session sa lawyer na pwede nyo pong gamitin. Then apart from that, kaysa naman magbayad ka pala sa ano no sa magbayad ka pa ng lawyer, so for the consultation, so dito na lang sa IMG. Apart from that, meron kang Everest Memorial Service, so meron kang 24/7 memorial concierge service once you become a member by IMG. So eto naman, covered tayo and our immediate family member. Of course, mahirapan tayo if may nangyari, di ba, sa family member, tatawag na lang po tayo ng Everest at sila na po yung mag-manage from the hospital to the funeral. So, wag naman po sana, but of course, it's better to be prepared. Then, auto program, meron din tayo. If mag-avail ka ng sasakyan, as long as brand new, may discount po tayo dyan. Last time may bumili ng Nissan Navara, mga 150,000 po yung naging discount. Sobrang daming benefits po na makukuha ninyo sa IMG talaga. Meron tayong 55 for the Philippines, and we have 63 benefits for the international. So, anyway, mas malaki yung international na membership compared sa Philippines, pero may additional benefits ka. So, meron kang worldwide protection. Anywhere around the world, you'll be covered. Meron kang accidental death benefit na 500,000, burial benefit na 100,000, accidental medical reimbursement benefit na 100,000, acts of terrorism po na 600,000, unprovoked murder and assault na 600,000. Meron ka rin ADB or accidental disablement benefit or anything po na maputol sa katawan natin, may equivalent na amount. For example po, maputulan tayo ng dalawang paa, that's 500,000. Sabi nga po nila, if maputol po yung isa, putulin na lang po natin yung isa. Joke po. Anyway, hindi naman natin pinipray yung mga ito. Yung ano lang, yung point ko is better to be prepared, di ba? At least covered tayo kahit andyan po tayo abroad because we'll never know what will happen to us. Additional feature,
Pag namatay po yung member outside the country, tutulungan yung family na may transport yung katawan pabalik sa Philippines, ito po yung tinatawag natin na repatriation service. Ito po yung additional benefit pag nag-international membership ka. Mas mura po yung Philippines. Kasi ang Philippines membership, nasa 5,500 lang po. Okay? But if you go with the international, medyo malaki yung magiging, ano niya, magiging membership for some, nasa 175 USD for some countries. Depende po kung anong country ang pipiliin ninyo. So just get back to the one who invited you para malaman nyo kung magkano yung international na membership sa country nyo po. Okay? So if you just want these benefits, pero if yung pakay mo lang is mutual funds, then you could go with the local na membership. And another thing din po is actually you have access to financial products and services din apart from stocks and mutual funds when you're a member of IMG. Of course, we are teaching financial education in a holistic way. So yung our primary product is si Kaiser International, one of our best product po ito. So why do we share this product? Because our main concept po talaga sa IMG is itong building a strong financial foundation. So we want our finances to be solid. Parang bahay lang din, hindi natin gusto na nagpatayo tayo ng bahay and may signal number 2, giba agad yung bahay, di ba? We want it to be really solid, kagaya ng finances natin. So just like building a house, in building our finances, we must build it from ground up. So yung pinaka-base po ng financial house natin is healthcare. So ang healthcare po may dalawang klase. Meron tayong tinatawag na short term, meron din po tayong tinatawag na long term. Ang short term po, ito po yung kumbaga, ito po yung binibigay ng employer natin while nagtatrabaho tayo sa kanila because we are still an asset of the company. So pag nagkakasakit tayo, covered tayo. But ang question, kailan ba lumalabas si rheumatoid arthritis? Diba? Hindi naman during the time po na bata pa tayo. Usually lumalabas pagtanda na natin. And during the time, wala na po tayong trabaho. Wala na po tayong benefits sa company. So dapat meron tayong long-term care. Ito naman long-term care, before 60, as long as you invest, covered ka po lifetime para hindi po tayo magiging pabigat po later on sa mga anak natin. Then next, so ito, healthcare would cover our sickness. Ito namang next is life insurance or protection. So pag sinasabi po nating life insurance, ito po ay instant money or income replacement. So ikaw po, kumbaga, tinatawag kang money machine. So para kang ATM, dyan po nagwi-withdraw ng pera yung family niyo po. So sa inyo, di ba? So, but the question is, paano if nasira yung money machine? Paano if nasira yung ATM? Saan sila magwi-withdraw? Di ba? So dapat may income replacement. Dapat napapalitan yung ATM. So the problem with most Filipinos is that yung sasakyan insured, yung bahay insured, pero yung may-ari ng sasakyan hindi po insured. Di ba? So pag nabangga po yung sasakyan, mas napapalitan pa yung sasakyan kaysa po sa nagda-drive or sa may-ari. So yung question ko po sa inyo, sino ba yung mas importante? Yung sasakyan or ikaw na may-ari? Eh bakit yung sasakyan nyo po insured? Bakit ikaw hindi? Di ba? So dapat meron din tayong life insurance or income replacement na if mangyari sa atin, may matatanggap yung family na malaking amount para hindi sila... Kumbaga, sabi nga nila, pag namatay daw yung tao na walang insurance, dalawa daw yung iyak ng naiiwan. Yung unang iyak para sa taong namatay talaga, yung pangalawang iyak is para sa bills and utang po na iniwan. So, wag naman ganyan. Dapat may life insurance din po tayo. Then, eliminate debts. Pagbayad po ng mga utang, nagturo din po tayo sa mga workshops natin. Emergency fund, at least 3 to 6 months of your income, you save it. Lagay nyo po yan sa banko para if may mga emergency, may magamit po tayo. Then, investment, ito na po yung stocks, mutual funds, yan po yung tinatawag natin na liquid investments. May solid investments din tayo, yung real estate or yung mga lupa. Now, madalas problema ng mga Pinoy is inuuna yung investment before ang healthcare. Tama po ba? So, invest ka ng invest, kumuha ka nga ng lupa, invest ka ng mga alahas, di ba? A lot of investments you could put in. But the problem with most ganitong type ng structure na inuuna mo yung investment, let's say later on, nagkasakit, di ba? 500,000 to 1M po yung kailangan ng hospital. Walang pambayad sa hospital. Sa tingin nyo po, ano yung unang binibenta? Di ba po yung investments? If may lupa ka, di ba nasasangla?
may lupa ka and kailangan mo yung pera kasi kailangan for hospitalization, you think ibibenta po natin yung lupa ng mahal? Diba? If kailangan natin yung pera, mabibenta po natin po talaga ng mura. So that's why it's really important that we build this one. Kasi hindi naman pwede na invest tayo ng invest, pero yung health din natin, hindi tayo protected. Diba? So ito po yung solid financial foundation. I hope na naintindihan niyo po yung discussion, yung concept na ito, because I think this is talaga isa sa pinaka-importanting concept that we teach here in IMG. But of course, that's why Kaiser yung best product namin, kasi 3-in-1 na po siya. Meron na siyang long-term healthcare, meron na po siyang life insurance, and meron na siyang investment. So how does Kaiser work? Actually, ina-answer lang po niya yung dalawang question ng buhay na dapat din po nating sagutin. Ang unang tanong po, what if I die too soon? Sino ba mag-aalaga sa pamilya ko? Diba? Dapat may life insurance ka. Pangalawang tanong, what if I live too long? Sino ba mag-aalaga sa akin? Diba? Dapat meron kang investment and long-term care. Again, 3-in-1, investment, life insurance, and healthcare. Kasi sabi nga po nila, ang pag tumanda daw po tayo na walang pera, usually pinagpasapasahan. Pag tumanda daw po na may pera, usually pinag-aagawan. Hindi ko naman po sinasabi na hindi ka mahal ng mga anak ni po. Pero ganito po yung mangyayari, ang conversation nila, pag wala po talaga tayong pera later on. And wala tayong healthcare. So ganito po. Si Bunso, tatawag kay Kuya. Kuya, pwede bang ikaw na muna kay Mama? Kasi meron akong babayaran ngayon. Question ng anak ko. Then si Kuya, tatawag naman kay Ate. Ate, ikaw na muna kay Mama. Kasi meron akong babayaran ngayon. Loan ng bahay ko. So, mapasapasa ka talaga. Wala tayong pera and wala tayong preparation. So, simple lang po yung concept ni Kaiser. Si Kaiser po, 7 taon ka lang talaga mag-iipon. So, sample po ito na plan. This is a K100 plan. 58,821.43 per year po ito na plan. Meron pong higher, merong lower. Depende po sa plan na gusto niyong kukunin. So, dito po, nag-start siya ng 22 years old. Natapos po siya mag-ipon ng 29. Okay? So, sa 7 years na accumulation period, ito po yung savings period, meron ka ng covered ka na with the life insurance part. How much yung covered nito sa plan na ito? 450,000 for this plan. Now, after 1 year of contribution, pag natapos ka lang ng 1 taon po ng pag-contribute ni Kaiser, covered ka na with the healthcare benefits. Ano bang covered sa healthcare benefits na makukuha mo? Meron ka ng libre po kada taon na annual physical exam. Ano bang meron sa APE? Meron ka na pong chest x-ray, CBC, stool exam, urine test, and ECG if 35 up tayo. Meron ding pap smear para po sa mga babae. Yan po yung covered after 1 year of contribution. I mean, libre po yan after 1 year of contribution. Now, apart from that, meron ka ring dental benefits. Pacheck up ng ngipin, unlimited. Patanggal po ng ngipin, unlimited. Huwag yun lang pong ubusin. Kasi unlimited siya. Apart from that, meron ka pang dental prophylaxis din na once a year. So, covered ka rin with inpatient. For the first 7 years, covered ka with inpatient, pero hindi pa lang covered for the first 7 years ang pre-existing, hereditary, and critical illness. Like high blood, diabetes, cancer, or meron kang existing na sakit, hindi pa po covered. Pero pag simple lang na nagkalagnat, nagka-COVID, wag naman sana, or let's say na-disgrasya, nakagat ng aso, covered po yan as long as hindi po pre-existing. Kasi lugi naman siguro ang company, no, if i-cover lahat, let's say, na-admit tayo and then suddenly kukuha ka ng healthcare. So it's a way for us to protect din. It's a way for the company to protect yung investment natin long term. So yun, after 7 years of saving po, stop ka na mag-ipon, patuloy na pong tutubo yung healthcare mo by 10% per year. And dito na part, covered na po any sickness. Okay, after 7 years. So, pati pre-existing. So, dito rin, tumataas ang value ng savings mo. So, the more na hindi mo siya gamitin, the more po lumalaki. Let's say, 15th year may nangyari. So, yung total na healthcare po natin, 298,916 na po yung total na healthcare natin. So, mag-grow pa rin siya, 10% per annum. On the 20th year, you have an option to withdraw the money, yung maturity po niya. So, ito po yung maturity period. So dito po sa sample, umabot po yung healthcare niya or maturity ng 1,166,169. Now you have an option if you wanna withdraw it all. Pero dito sa, we do advise sa IMG na wag lang i-withdraw kasi patuloy po yung tutubo by 10% per year. So pagdating ng 60, umabot ng 6.4 million. Dito rin, pagdating niya ng 65, umabot ng 10.4M. Now you could withdraw the 10% interest din during this time, or you could withdraw the whole amount kasi
ano na ito eh, nag-mature na yung 20th year. But the nice thing about Kaiser lang talaga is that if kunin tayo na maaga, again, may life insurance siya. If mabuhay naman tayo ng matagal, of course, you could use it for your healthcare. Ganito kalaki. Dito sa sample, naging 65 years old siya, 10.4 million yung total healthcare. Pero if let's say healthy naman tayo, then you could withdraw the interest rate para may pamburakay din tayo, di ba? So it, dito po, you're living on interest na. Kasi importante talaga that we save early din para later on, at least mas malaki po yung amount. Because time is our ally din when we invest in this kind of investments po. So si Kaiser po pala, yung healthcare ng Congress, Senate, and Supreme Court of the Philippines. Malaking ano po ito, company. It's the first level. If babalikan po natin yung solid financial foundation natin, kailangan po talaga natin ng long-term care para ma-protect natin yung assets din later on, para may ano tayo pang hospitalization din later on, even beyond 60. So, yun. Ito po yung mga plans na pwede natin kunin sa Kaiser. Yung standard po namin na plan is K100. This is a 5882 per month na plan. Maturity nito is 1.1 million. Now, if hindi ito swap sa inyo po, so pwede naman tayong pumili ng lower plan. Basta yung 1 to 40 years old, ang lowest is 2647. 41 to 50 years old, K60 na po yung lowest, or 3,529 per month. So, eto si Kaiser. I do suggest that you get one kasi mahirap later on po talaga na umasa na naman tayo sa mga anak natin in terms of mga medicines and mga kailangan natin for hospitalization. Sabi nga po nila, if ayaw tayong alagaan, later on, pwede naman tayo mag-hire ng caregiver. The problem with most Filipinos, nagpapadala tayo ng caregiver para mag-alaga ng matatanda sa ibang bansa. Pero ang problem, sino bang mag-aalaga sa caregiver pag uwi sa Pinas? If wala naman silang healthcare, wala pang bayad sa caregiver or nurse. So dito, at least we are prepared. Again, Kaiser, it will cover you even beyond 60 as long as kumuha ka before 60. Pag 60 years old and 6 months up na po, hindi na po pwedeng kumuha ng Kaiser. So as early as now, habang kaya pa po, you save. Okay? So yan po si Kaiser. Meron ka rin online na portal sa Kaiser, kagaya po ng IMG. So action step, you join, become an IMG member, you own, you build a solid financial foundation. We share, be part of our financial education campaign, you earn and become a financial educator. Again, the membership for the Philippines is 5,500. If nag-international kayo, depende po kung anong country. So if you wanna join because of mutual funds, pwede rin. If you join and you wanna get Kaiser, pwede rin po. Depende na po sa inyo yan. Okay? So, of course, marami sa atin ay ang mahal, ayoko mag-ipon. You know, the reason why a lot of people don't become wealthy, sabi nga po nila, only 5% the world's population are wealthy. The 95% is working for the wealthy. Alam niyo po kung bakit? Kasi madalas sa atin wala pong disiplina. So, meron, if merong right way of savings, meron na tayong wrong way of savings. Ano ba yung wrong way of savings? 'Di ba? Ito usually yung formula po natin. Income minus expenses equals to savings. So, may kita ka, may salary ka, then spend ka ng spend. If walang natira, zero din yung savings mo. Minsan, negative pa. So, ito po yung old way of savings or wrong way of savings. So, wag po nating sundin ito. Now, ano ba yung right way of savings? Yung right way of savings po, income mo, di ba, 100% of income, minus savings na 20% equals to expenses na 80%, di ba? So, the problem with most of us, wala tayong naiipon kasi hindi natin tinitreat po yung savings as a bill. Ngayon, meron akong bonus sa inyo. Ito po yung tinatawag natin na abundance formula. Ito naman, income minus tithes. Okay, the more you give, the more you receive. That's 10% of your income. Savings, 20%. Expenses, 70%. So, madalas sa atin po, mas okay mag-commit ng loan kaysa savings. Kaya madalas sa atin, walang naiipon. Marami akong nag-share regarding IMG, regarding stocks, mutual funds. Nag-share din po ako regarding Kaiser. Pero madalas, ayaw nila. Alam niyo kung bakit? Kasi mas gusto nilang mangutang ng sasakyan na every year nagde-depreciate ang value kaysa naman mag-ipon na every year nag-a-appreciate yung value. Ba? So, yan po. Sabi nga ni Warren Buffett, don't save what is left after spending, but spend what is left after saving. So, yun. Ito po yung mga list pala ng mga possible, ng mga membership
fee sa iba't ibang countries. For example, if taga Middle East ka po, that's 175 USD. If you are from Jeddah, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Israel, Jordan, Egypt, Bahrain, so 175 USD po yan. For the Philippine membership, that's only 55. Okay? So, but it's up to you if gusto niyo yung additional benefit na worldwide protection. Maganda din po yun. Okay? So, ito po yung bank accounts ni IMG. So, you could deposit directly sa mga bank account na yan for the membership. Kailangan nyo lang po talagang i-screenshot ang remittance if you're using online or have a picture of the online of the deposit slip or remittance slip na saan kayo deposit sa na bank sa IMG. So for pala international sa remittance po, we have BDO, okay? So BDO po kayo mag-remit ng pera for those who nag OFWs. So if you wanna start, so yun 5,500 for the Philippine membership. So let me end with this one. If you're born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. Financial education and discipline can help you become wealthy. You can do it. You can control and save for your future. Financial independence is not a dream. It is a priority that every person should aim for. Start now. Kailan pa po ba tayo mag-start? Kasi ang question ko po sa inyo, ilang taon na po ba kayo nagtatrabaho? Can you imagine another 10 years working na wala kang naiipon? Maybe this time po, kailangan nyo na po talagang mag-ipon. Kasi hindi na po tayo bumabata. Tumatanda tayo every day, every year. Ang question is, may naiipon ba tayo? Ang question is, are we preparing for our future? Diba po? So, build your future with us. So, yan po yung email address and number ko po. You contact me, and if you are directly invited by me, you could also click the link below the description to look at all the benefits of IMG, and my button din dyan for the membership, so you could also fill up the form. So again, thank you very much, and see you in the next class. To God be all the glory. Thank you po.